Yo, mic test. Good afternoon, mga sa YouTube. Welcome na naman sa aming panibagong vlog. Ipapakita ko sa inyo yung aming pinuntahan ng New Year's Day. So, it's been a family tradition na kapag sama-sama kaming umuwi rito galing sa iba-ibang lugar, para kami nagkakaroon ng reunion. So, after ng New Year, dito ang puntahan ng karamihan sa mga taga-Pangasinan. White Beach, o kaya yung mga pwede paliguan sa Anda, Bulinao, Agno. So, karamihan ng makanan dito. Ayan, mga karapit lugar lang yan. Siguro mga may mangilan-ngilan na taga Manila. Ayan. So, update lang, wala na ang checkpoint sa mga daan. Although, kailangan pa rin natin sumunod sa minimum health requirements, lalo na pagsusot ng mask. Hindi na ako nagsuot kasi nandito naman tayo sa Dalampasigan. Papakita ko lang sa iyo yung tinatawag nilang Tuntul Beach. Ito yung isa sa pinagmamalaking lugar dito sa Anda, na kung saan yung Dalampasigan ay almost white sand na rin siya. Hindi naman siya puting-puti, pero close na siya sa pagkaputi. Yan, pag mapapansin nyo, mababaw yung kanyang Dalampasigan. So kahit na medyo malayo na kayo sa dito sa Pampang, pagdating dun sa dulo, like yung nakikita nyo yung table sa likod ko, mababaw pa rin dun. So mga nasa 300 meters na yun, ang layo, so mababaw pa rin. So suitable ito sa mga chikiting, mga my kids. Kasi kung mapapansin nyo rito, almost 2/3 ng mga nandito is mga bata. Dahil wala ng pandemic, nakakalabas na. So excited din yung ibang mga magulang na dalhin yung kanilang mga anak at sa mga pasyalan na ganito. Na-miss nila na hindi natin nagawa. Almost 2 years na nagkaroon tayo ng pandemic. Yeah, so ilibot ko lang kayo dito sa yung sa lugar. Yan ang linaw. Yung tubig dito, ayan hindi siya lumalabo, malinaw pa rin. So ang ganda ng panahon, clear sky. Yan ang dami naliligo. Hanggang doon pa sa dulo. Ito, tanungin natin si ate. Magtatanong tayo kung anong niya rito sa Tuntul. Ano sa tingin niya? Mag-interview tayo. Miss, may magtatanong lang kami. Anong feeling ng paliligo to sa Tuntul? Para po sa sa vlog lang po, ano po yung masasabi niyo? Hindi pa ako naliligo, pero so far so good kasi yung shoreline malawak. Best for kids na makakasama niyo. Saka kid friendly and pet friendly pala itetch itong beach na to. So you can bring your kids and your pets to enjoy. Ayun, malawak yung shoreline. Yan, tapos yung buhangin, though hindi siya white, medyo gray, pero ang fine yung sand. So, perfect. Perfect siya na mag-walk ka lang. Hindi masagot sa paan. This is my line. Tapos, yung waves. Tama-tama lang. Hindi malakas. Sakto-sakto lang. So, mag-enjoy talaga. Kita nyo naman ang daming bata. Yung heart na mababaw. Tapos may added attraction sila. Yan, yung inflatables. Bago yan saka yung wala pang gumagamit, pero mamaya sa dulo. Kasi medyo mababaw. Yun. A best visit place. A
last visit beach resort here in Tondoy. Okay, maraming salamat po ma'am sa pag-unlock ng aking interview. Okay. So, ayun na dinig natin kay Ate, maganda raw yung ano, yung lugar na to. Yung sa mga gusto mag-visit, ito ay matatagpuan sa Anda, Pangasinan. So, ito ay isang bayan after ng Alaminos. Then sa Waze na lang i-search niyo lang yung Tondol Beach White Resort. So, dito kayo dadalhin. May entrance na 5 pesos tsaka 35 pesos na ano, environmental fee. So, 40 pesos per head. Then, yung cottage, nagre-range from 300 to 700. Walang bayad ng ano, pagpasok ng pagkain. So, sa mga gustong pumunta rito, sigurado mag-enjoy kayo. Yan. Isama nyo na sa inyong ano, sa bucket list. Lalo na sa summer kasi dito maraming ano, pupunta ulit dito ng mga sebang galing sa ibang lugar para i-witness itong magandang beach na to. Okay guys, so thanks for watching this vlog. Please don't forget to like and subscribe na lang for our upcoming videos para maano natin, makapag-create pa tayo ng mga ganitong mga content. Okay, thank you all guys. See ya!